Hello guys, good morning. So ngayong araw po ay titingnan natin si number one or yung inaing baboy na due date niya bukas. So kanina nakita ko ay panay niya sungkal. So yun na po ang sign niya na malapit na siya manganak. Tapos tinignan ko yung mga dede niya, meron na siyang gatas. So let's go, titingnan natin. So, titingnan natin si number 1 na yung inahing baboy. So, bukas pa ang due date nito, July 29. So, meron na siyang sign na nagsusungkal siya, hindi siya mapakali. Panay na tayo. Yan o, may kita ninyo. Yan o. Panay na niya, sungkal na yan o. So, yan na siya. So, hindi niya naubos pagkain niya. Hindi sabihin na napit na siya mga anak. Ang dumi. Hindi na ako lang panapansin siya na aligaga siya. So, aligaga na siya. So, makikita ninyo na, yan o. Yung gatas. Yung didi niya may gatas, yan o. Yan o. Yan o, may gatas, ha. Diba? Yan o. So, yan. Sign po yan na malapit na siyang manganak. Tapos panay niya. Kay-kay. So, yan o. Nakikita ninyo. Magsusungkal-sungkal yan. Yan o. Higa yan, tapos tatayo. So, bukas pa naman ang due date nito, July 29, kasi 28 pa lang ngayon. So, yun nga, sabi ko na meron talagang advance na mga anak, at saka late din mga anak. Siguro, mamayang gabi ito, madaling araw, kasi nag-uumpisa na siya makakaramdam ng ano eh. Parang sakit sa kanyang ano. Daanan siguro ng big. So, paggabi, sigurado antok na naman ako nito. So, nakahanda na yan lahat. Yan ang lagayan ng big. Tapos yung pailaw. Painit. Kasi malamig ganyan eh, maulan. Ulan naman yan. So, sabag yung igay. So, malayo na yung bagyong igay. Wala na sa Pilipinas, so ang natira na lang yan ay ang habagat. So malamig ang panahon ngayon kasi baka mamaya maulan, kaya kailangan siyang may ilaw mga biig. So check ko na lang ito maya. Makikita kasi ninyo na hindi na siya mapakali yan. Yung pagkanya ninyo na maubos. So minsan higa yan, tapos tatayo. Magamaga yung mga dede niya. Tapos may mga gatas na rin yun. So, yun nga, ang pinapakain dito nung pagkatapos sa bakunahan ng ano, ivermectin ay lactating na siya. So, ang ganyang hindi siya mapakali. Yun o. Higa yun, tapos tatayo. Sana marami ang biik dito. So, kulay brown siya. So, sana hindi siya matapang. Kasi, pag matapang, bantayin siya. So, nalangin na lang na okay siya sa mga biik niyo kasi basal to eh. Manak. Mabait naman siya. Lagi ko siyang hinihimas. Hindi na ubus pagkain. Ubusin niya yan pag magutom siya. Pero karamihan yan or kadalasan pag ganyan na hindi niya nauubos pagkain niya, lalo pat malapit na ang due date niya, hindi niya nauubos ang pagkain. Higa yan, tapos tatayo. So hindi siya mapakali.
Ganyan ang sign ng inahing baboy ng mga anak. Panay sungkal, ganyan. Minsan nga yan. So, merong iba namang basal na ano, hirap siya mga anak, lalo ng mga big, malalaki. So, inalalayan ko po ng dukot para may labas yung mga big. So, pag nakaranas na siyang mga anak, ay sa sunod na kapanganakan niya, hindi na siya mahirapan. So, ang dili niyan ay 12 yata o 16 ang kabilaan. So, itong unang mga anak. Yung sunod ay itong mga to. Malapit na rin itong 100 days nila. Ngayon ay tumigil na yung ulan. Tumigil na yung ulan. So, pabugso-bugso kasi siya. Mamaya yun, ulan na naman yan. Hindi siya mapakali. Mamaya, nahiga yan. Tapos tatayo ka naman. So, yan guys, mamaya. Against the light. Mamaya, i-vlog ko rin niya yung kung manganak na siya. So, sa tingin ko, kung hindi gabi ito, kung hindi mamayang gabi, madaling kukuyatan ito mamaya. Kailangan siyang alalayan kasi nga, basal pa lang. So, alalayan ng dukot.